Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pangunahing sandigan ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang muli niyang pagkabuhay ay tanda ng ganap na pagbabago ng buong nilikha. Buong galak natin ipagdiwang ang Eukaristiyang ito kung saan pinadadaloy ng Panginoon ang mga pagpapalang bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Si Kristo ay muling nabuhay. Tunay ngang siya ang ating kaliwanagan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyari sa lahat, Panginoong Hesukristo, Puktong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kailingan. Tanggapin mo ang aming kailingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lang.
lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon ay binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mo na sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami ay mabuhay sa pagpapanibago na dulot ng iyong Espiritu. Sa kaliwanagan ng buhay mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hodea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga-Nazaret. Ipinagkaloob ko sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ay ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binubuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang italaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang tagka-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay.
sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil na nangangantayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ay nagpamalas ang ayang Panginoong Diyos kung iyong mamamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo, at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Si Jesucristo pain para sa tao, nagligtas na kordero nang makasunod tayo nang amang lumikha nitong mundo. At kamatayan kapwa nagtunggalian at ang tagumpay pagkabuhay. Ano ba Maria, ang iyong nakita, puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaniningan, anghel na mali kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa. Nagpunta siya sa Galilea. Kami sumasampalataya, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupo.
pa. Magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang umaga ng araw ng Linggo, ang mga babae ay nagtungo sa libingan. Dala ang mga pamangong inihanda nila. Nang dumating sila, naratnan nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Jesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila at sukat sa tabi nila ang dalawang lalaki nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila ay lumukod, sayad ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, "Bakit ninyo kinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito. Siya ay muling nabuhay. Alalakanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabuhay." At naalaala ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbabalik mula sa libingan, isinalaysay nila ang lahat ng ito sa labing isa at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, Juana, at Mariang ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit inakala ng mga apostol na kahibangan lamang ang kanilang sinabi. Kaya hindi nila pinaniwalaan ang mga babae. Gayunman, tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumukod siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga kayong lino. Kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang mensahe ng ating mahal na Jesus Nazareno sa araw na ito, Easter Sunday. Kung ibig natin makabahagi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon at makasama siya sa langit, una, habang nabubuhay tayo sa lupa, huwag tayong magkasala. Sikapin natin panatilihing dalisay ang ating buhay hanggang kamatayan. Ikalawa, habang nabubuhay tayo sa lupa, bilang pagmamahal natin sa Diyos, lagi-lagi tayong magmahal ng kapwa. At sa ating pagmamahal ng kapwa, lagi tayong naglilingkod, nagkakawanggawa, nag-aalay kapwa, tumutulong, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Kalimutan natin ang ating sarili. Lagi tating isipin ang kapakanan ng ating kapwa. Kung ganito ang ating buhay sa lupa, laging dalisay, laging nagmamahal ng kapwa bilang pagmamahal sa Diyos, makakabahagi tayo sa muling pagkabuhay ng ating mahal na Jesus. At makakasama natin siya sa langit magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, isasagawa po natin ngayon ang pagsariwa sa pangako sa ating pagbibinyag. Sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo ay nalibing kasama niya noong tayo ay binyagan, upang kasama rin niya tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 na paghahanda. Kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung tayo ay makapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang ng sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo ay makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan. Pakisagot ninyo itong tatlong katanungan. Mayroon pong unang tatlong tanong. Kung sumasang-ayon kayo sa mga tatlong tanong na ito, sumagot po kayo ng malakas at maliwanag ng upo itinatakwil namin. Para kayo ay makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos,
ang katalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo ay huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman, itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman ay ating karapin ang ating pananampalataya. Kung kayo ay makapangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamakal sa lakad at pagmamalasakit para sa pangkalakatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa ikalawang tatlong tanong, kung sumasang-ayon kayo, sumagot po kayo ng malakas at maliwanag ng opo, sumasampalataya kami. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo ay makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Jesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan, at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamakal. Pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabukay at naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo ay makapangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamakal upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Jesus, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamakan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabukay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamakal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo ay muling isinilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesus ngayon at magpasamalang hanggan. Amen. Ngayon po ang mga Eucharistic Minister iikot para kayo
ay basbasan with holy water. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinin nating lahat. Habilin ni Jesus noong siya'y lumisan. Pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinin nating lahat. Mga alagad ko, paano makikilala tapat nilang pag-ibig, wala nang Papa. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang hingin nating lahat. Kaya nga o Ama, sana'y iyong hawian ang aming mga puso ng mga alitan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang hingin nating lahat. Ibinangon mo kami, Ama, sa panibagong buhay, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Sa pamamagitan niya, tulutan mo kami ng iyong grasya na nagdudulot ng galak at kaganapan. Ang ating tugon, Panginoon, ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan, at takot sa mundo ng may tapang at sigasig. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod sa bayan ng may takot sa Diyos, tunay na malasakit sa mga mamamayan at buong katapatan, manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at likasyaman, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang sa mga susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang mga tunay na anak mo, Ama naming Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Biyayaan mo nawa kami ng panibagong pag-asa at buhay sa pamamagitan ng isang malinis,
tapat at mapayapang halalan, manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Naway ang mga yumao ay tanggapin sa walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na may likha ng lahat ng bagay sa bisa na rin ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan, manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpakailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Masayang nagsalo, amin sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing lukot, katawan mo, Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Nang iyong bayang nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayon na aming ginaganap ang pag-aaking ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang pag-aakin ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay nag-akin ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusakaan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Panginoon, sanang sana sa kaitaasan, sanang sana sa kaitaasan, sanang sana sa kaitaasan, sanang sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming pinahayag na namatay ang iyong anak na buhay Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbagang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming naghimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kakariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama.
pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtakbo ang mag-ina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapabilang. Ang bato ay pinagulong sa pinto ng libingan. Kayong lino ay iniwan, ang panyo'y nakatiklo. Nagpakita kay Simon Pedro, totoong nabuhay siya. Ebanghelyo'y ipahayag, sinilang ang simbahan. Diyos Ama'y ating purihin, Diyos
Diyos anak siyang sambahin, Espiritu'y siyang patnubay. Salamat sa Santatlo, ating Diyos ay siyang umiibig, luwalhating Trinidad. Panginoon ay dakila sa ngayon at kailanman. Si Kristo'y muling nabuhay, magdiwang aleluya. Kamatayan ay tinalo, kalangit ay napuksan. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Sa dakilang kapistakang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo nawa ay pagpalain ng makapangyarihang Diyos sa tanang kasalanan, ay kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabukay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistakan sa kalangitan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan, upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, alleluia.
Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Tapos na po ang misa. Happy Easter po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipinpungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka na amin.